Kasama po sa trabaho. True, true, sir. Maraming salamat at mabuhay po kayo. Sir, unang-una po, bago po ang lahat, ang ganda po ng name nyo. Ha? Parang lagi po kayo nasasakyan doon sa ano? Sa may LRT. Yes, ma'am. Antorteo Jose. Ano pa? Joke lang. Hindi, okay lang po. Yung pangalan nyo, doon ba kinuha? Hindi naman. Opo, kasi... Ay, doon talaga? Hindi, doon po nag-aaral kasi sa Mapua yung father ko. Mabuhay. Mapua po. Mapua sa Mapua. Yes. Yung eskwelahan doon. Ayan, malapit. Ano bang pangalan ng iyong tatay? Doroteo din po. Yan! Manalo! Ayan! Sir, eto na. Siyempre, gusto nating ipaliwanag at maintindihan ng ating mga kabayan. Yung pong ROTC na tinatawag, para saan po ba ito? Yung ROTC program po, ma'am, ay isang training program, military training program, na in-offer po sa mga college students. In principle, ang ROTC ay 4-year training program sa military. And pag natapos mo po yan, ay supposed to be, you will be qualified to become a commissioned reservist officer ng armed forces. Anong ibig sabihin po nun, sir? Dalawa po kasi ang pagtingin natin pag pinag-usapan yung armed forces of the Philippines. Meron tayong tinatawag na active force, yung mga kasundaluhan natin ngayon. Yes, yung talagang pinasok nilang maging sundalo. Yun na po yung trabaho, talagang araw-araw ay sundalo sila. Mm-hmm. At meron po tayong reserve officers, reservist, na kumbagay, ano po sila, na ordinary citizens, na meron po, part din sila ng armed forces, pero ang utilization sa kanila ay depende po kung saan po sila kailangan. Hindi sila full-time na military. Kung kailan sila kailangan. Ito ngayon, wag naman sana, no, yung mga sa pagdating ng digmaan, mga ganyan. Yes. So ano, paano po sila ipapatawag? At ang tanong ko rin po sila ay, may karapatan din po ba silang humindi doon sa misyon na kailangan yung ibigay sa kanila? Paano po ba yung proseso? Unang-una po, after po, kung sa ROTC kasi po, ma'am, dalawa po yan. May basic. Okay. Ang basic po yan ay, yun po yung 1-year program na pag nag-graduate po kayo, ay automatically qualified na kayo. Kayo ay makonsider na private o yung private. May ranggo ka na po, ma'am. Pero pag tinapos mo po yung ROTC program, ay pwede po kayo maging teniente o second lieutenant. Ano pong dapat gawin? Tapusin niyo po ang lahat ng training semester po yan. Naka-align po yan sa baccalaureate degree din ng course mo kasi part siya ng program din po ng CHED, ng schools. So, when you graduate, automatically, may konting requirements lang na isasubmit para ma-commission po yung graduate ng advanced ROTC para maging second lieutenant. Ngayon po, kung na-commission po kayo, ito po yung pinaka-main na source. Isa sa mga sources ng armed forces para maging regular po. Okay. Kasi when you decide to join the maging sundalo. Yes, ma'am. So, ang isang tinitignan ay mga graduates po ng ROTC program. Oh, wow. Kasi may training na po yan. Dyan pa lang po. Ngayon po, ang tanong kanina po ay... Yeah, pag kinailangan. Kung kinailangan, and then... pwede bang humindi? In principle, hindi po... hindi naman na hindi po pwede, pero depende po kasi sa sitwasyon. In principle, kaya po ka nag-training ng ROTC ay para maasahan po kayo in case na kailangan po kayo. Kasi hindi lang po puro digmaan yung tinuturo. Yes. Kasama din po yung disaster response. Yes, alam ko po. Kasama din lagi po. Lagi po kayong nauuna doon. Yes, ma'am. Mabuhay po kayo doon. Kailangan po. Opo. Kasi po under naman din sa Department of National Defense po yung pati yung sa disaster response. Tapos po may mga survival skills na magagamit mo po yon, not only kung kailangan ka sa AFP. Meron kang may innate knowledge kung paano ka mag-survive. Okay. Tapos, may training naman. Oh, may training naman, ma'am. Okay. Yes. Sir, syempre, sabi nga natin mga kolehiyong estudyante, lahat po, mandatory po ito. Sa ngayon po, hindi pa. Ayan! Ano ibig sabihin? Under po siya sa National Service Training Program kasi po, originally, ang ROTC is
Before, nung time po na, time ko po, mm-hmm. ma'am, matanda na po tayo. Naabutan ko po ya tayo ng konti. Mandatory po sa mail noon. Oo, mandatory siya, po ma'am. Yun. Mm-hmm. But there was a time na natanggal po, naging voluntary po correct, siya. Correct, correct. So parang ganun po ba ngayon? Parang voluntary? Meron po tayo, sa ngayon po ma'am, voluntary siya kasi tatlo po yung under the National Service Training Program. Okay. So okay. Aside from the ROTC, meron po tayong civic welfare training. Mm-hmm. Meron din po tayong literacy training. Mm-hmm. Na lahat po yan, yung tatlo, ay part ng National Service Training Program. Okay. Sir, anuhin ko lang to. Konting-konti lang, ipapasok ko lang ito. Kasi naalala ko dati, parang may sinasabi silang may mga naaabuso, mga ganyan. So paano nasisiguro natin ngayon na parang wala, ito ay talagang secure yung ating mga estudyanteng kung gusto nila mag-voluntary na mag-training sa ROTC? Yes, ma'am. Before, hindi maiwasan po, ma'am, meron talagang mga flaws na mga nangyayari. Yes. Ngayon po, to make sure na ma-minimize, if not yeah. totally eradicate po yung mga mm-hmm. ganitong ano, mm-hmm. meron po kaming training sa mga yeah. administrators, ma'am. Very good. And then, we provided stringent policies. Okay. And very clear po yung intent mm-hmm. para... Kasi po, ma'am... Pare-pareho dapat ang training, yeah, yes, hindi yes, yung ma'am. Parang magbibibibu yung ano, yung opo, mga... Magtitrain sa mga estudyante natin. Ay, opo, ma'am. Okay. At saka we are selecting... parang responsible people yan, na para good. Dito, ma'am. Mm-hmm. Yes, ma'am. Okay, eto na. Sabi mo nga sa amin, nabigyan niyo po kami ng idea kanina dungkol po sa mga skills at training. Ano pa po yung nakapaloob na mga skills and training na kailangang ituro dito sa ating mga estudyante na papasok sa ROTC? Ang number one po natin na gustong ipaabot during the training program ay yung discipline po, ma'am. Okay. By discipline po, yung tinatawag nating parang innate nature na natin to follow what is the law, mm-hmm. ano ba dapat ang required maging mabuting, maging responsible, yes. ma'am, na mm-hmm. citizen ng bansa. Mm-hmm. Kumbaga, ma'am, we are advocating na you don't need to be ordered. In uniform? You're in uniform, ma'am, speak and span, mm-hmm. tama po yung paggamit. Mm-hmm. At saka po yung kusa. Yung tinatawag natin kusa sa yung patriotic spirit yes. ng estudyante mm-hmm. na mm-hmm. You don't have to ask them. Mm-hmm. They are willing enough, they understand and mm-hmm. they are willing to do it for the country. Yeah. Yun pong importante, ma'am, kasi mahirap po yung pilitan lagi. Tama. Opo. Ano nangyayari pag pilitan, sir? Oh, parang ano lang, hilaw. Yeah. Hilaw siya, ma'am, kasi hindi wala ang loob mo at yung kanyang pag bibigay ng responsibility, hilaw din. Yes, so ma'am. Hindi rin maibibigay yung tamang kumbaga yes. gagawin. Ano? Yes, ma'am. So we're looking at a training where naintindihan po ng tama, estudyante ma'am. Yung intention ng ROTC. Mm-hmm. Hindi lang po yung design na parang pinapahirapan lang. Yes. Kasi magkaiba sir, po yun. Sir, yun na nga. Gusto ko rin malaman to. Halimbawa, kalagitnaan ng training, sasabihin ng estudyante na hindi niya kaya. Halimbawa lang, syempre, hindi naman tayo pare-pareho yes, ng ano po ang ginagawa ng ating mga... Basically, ma'am, meron po tayo yung proseso na chine-check po natin yung physical and mental yan. Capability po ng student. Mm-hmm. Pag meron po mga sakit mm-hmm. na nakita natin na hindi siya fit for mm-hmm. the training, mm-hmm. hindi po natin pipilitin po yon. Meron po alternative na tinatawag mm-hmm. na kung saan sila dapat. Kasi ang armed forces, ma'am, hindi naman puro infantry or labanan. Mm-hmm. Meron po tayong other specialized units okay. na pwedeng, kunyari, magaling po kayo, ma'am, sa information technology. Okay. So, doon ang focus ng training mo. Mm-hmm. And then, yun ang contribution mo po sa armed forces. Hindi po lahat, although ang basic po sa armed forces mm-hmm. ay, of course, yung warfighting skill. Totoo naman yung, po yun. Kasi hindi natin masabi pagka yes. mm-hmm. pupunta tayo sa isang situation where everyone mm-hmm. is required mm-hmm. to assist mm-hmm. or to help the country on national defense, mm-hmm. ay at least po may karunungan na po ayan. Ang lahat. Wait, sinabi po niya kasi na parang pag sa may mga kailangan. Mm. Meaning po ba, halimbawa, di ba, kayo pong mga sundalo, mga pulis po natin, ano, pag nasa gitna po kayo, halimbawa, nas in public, yes, and ma'am. You feel like meron pong in danger na tao or may taong hindi yes. may kahinahinala. Yung pumpubang nag-ROTC ay pwede hong
mag-respond to that? Actually, ma'am, sa batas naman po natin, meron po tayong citizen's arrest. Okay. Na kahit po hindi pa nag-ROTC, ma'am, pag may nakita po kayong impending crime na mangyayari po sa locality and na-witness nyo po, may authority po yung mga civilian people natin na i-stop. Or yan, no? Then, of course, i-turnover sa police. Sa police po yun. Ayan. Yes, ma'am. Yes, ayan. Ma'am. Okay. Gusto ko rin hong malaman in the past, of course, kasi sabi nga natin, dahil po ito, meron ho bang mga aktual, bukod po dun sa sinasabi nating pagdating ng disaster, yes, na talagang nagamit po ang pagiging reservist ng isang ROTC training? Yes, ma'am. Actually, ang pinaka-sikat po dyan, ma'am, during World War. Mm. During the Japanese occupation po, may tinatawag tayong Hunters ROTC. Okay. Ito pong Hunters ROTC, ito po sila yung mga hindi nakagraduate sa PMA dahil sa gera. So, ang class 1942 and 43, if I'm not mistaken, maaga po sila pinagraduate kasi gera po eh. Ngayon, ang mga first year and second year doon, dahil hindi pa nila na kumpletong total, then pinauwi po sila. Dahil meron silang patriotism innate sa kanila, sila mismong kusang nagbuo nito ng parang Hunters ROTC na para matulungan po yung US forces at saka Philippine forces para tusugpuin po yung invasion po ng Japanese at that time. Pero sa current condition natin, ma'am, in normal situations po kasi, po. Basta kaya po ng active force na we're talking of professional soldiers. Yes, yung mga kasundaluhan natin. Training po ang heavy sa ito sa mga reservists at saka ROTC. More on training. Hinahasa ng hinahasa lang po sila. But in the event na kulang ang regular forces, then kailangan po silang mag-augment. They are the base of expansion of the regular force. Ang isang example dito po, ma'am, during the Marawi incident, yes, po. Meron po naka-standby na reserve unit na to support the military operation in Marawi. However, as I understand, ang heavy lang doon yung ang automatic sa atin po, ma'am, yung mga medical practitioner. Kasi may mga casualty tayo, so mga doctors, nurses, automatic po yun. Pero yung fighting force po, nakabuo na po. Kaso nga lang, kinaya naman ang regular force. Yeah. Kaya po, on standby alert lang po sila noon. Yes, ma'am. Ngayon po, ano po ang mga reaksyon ng mga estudyante na nag-undergo po sa ROTC? Well, yung mga nag-volunteer po, kasi NSTP nga pong program, yung mga nag-volunteer po na mag-take ng ROTC, I think they are proud to be part of the ROTC program. And as I understand, wala po tayong masyadong mga incident naririnig sa mga nagbo-volunteer. Parang smooth na smooth. Opo, ma'am. Mukhang okay naman po yung pag-implement ng ano. Pero pinapa-improve pa natin po yan. Meron na po ba nagsabi ng mga estudyante na gusto naming magpatuloy para maging talagang professional na silang mga kawan? Yes, ma'am. Sa amin po, sa regular armed forces, marami po dyan yung mga ROTC graduate din na nag-join po ng regular force. Yeah. Marami pong sources. PMA is one. Kahit yung PMMA po sa Navy, pwede rin po sila. Marami po tayong pwedeng magiging source ng military professional. But ang ROTC po ay yun ang pinakamalaki. Kasi po nationwide ang application. And wag po sanang isipin na ang ROTC ay parang pahirap lang. Yun nga. Wag isipin yun. Kasi nakatatak na sa utak ng yun yung mga mali natin. Po na parang notion na parang ang dating ay gusto lang kayo pahirapan. Kaya saktan, may pahirapan. Actually, ang ROTC program, sana po ang gusto namin ipaabot sa mga estudyante. Gusto nyo baguhin, burahin? Yes, ma'am. Ang outlook ay dapat iba. Bakit natin kailangan gawin? Kasi nga, hindi natin masabi na kakailanganin natin in the future ang skill and talent na ituturo sa atin. Men and women po ba ito, di ba? Yes, ma'am. Opo, ma'am. Kasi gender sensitive na po tayo, ma'am. So, of course, open po yan, ma'am, sa male and female po, ma'am. Yes, ma'am. Ayan. At syempre, para sa mga karagdagang katanungan, klarifikasyon po, o baka po may gusto makipag-ugnayan po sa inyo, sir, paano po kayo pwedeng makontakt?
We can be contacted at the Camp Aguinaldo po. Ang office po namin ay Office of the Deputy Chief of Staff for Reservist and Retiree Affairs, J9. Ako po pala yung deputy doon. Yun! J9 po namin. So kayo mismo makakausap ngayon? Hindi naman. Out of the country po ngayon si J9 because of an engagement. Hi! Smile mo! Zara Rova! Mga Kanet 25! This is Love and Uber po! For more Love to Depend! And Rova updates, just click the subscribe button and follow us on our Net 25 social media pages. Net 25 TV and Net 25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.